It's 4 p.m. We're bringing you the developing news and the stories behind the headlines. This is StoryCon. I'm Jovi Francisco. Here are some of the stories we're watching this Thursday, April 18. The Luzon and Visayas grids are once again on red and yellow alert. Red alert is up over Luzon from 3 p.m. to 4 p.m. and from 8 p.m. to 10 p.m. The same grid is under yellow alert from 1 p.m. to 3 p.m., 4 p.m. to 8 p.m., and from 10 p.m. to 11 p.m. Meantime, red alert is raised over Visayas from 6 p.m. to 7 p.m. and yellow alert from 1 p.m. to 9 p.m. Commission on Elections Chairman George Garcia says they respect the decision of the Supreme Court. The High Tribunal found that the COMELEC committed grave abuse of discretion in disqualifying Smartmatic for the 2025 elections. However, Garcia said that its new supplier, Miro Systems, can no longer be replaced. That's as the manufacturing of the first batch of automated voting machines already started. The Philippine National Police clarifies that the official value of confiscated drugs in Alitagtag, Batangas on Monday is 9.6 billion pesos. This is lower than authorities' first estimate of 13.3 billion pesos. The PNP clarified that based on their inventory, the seized substance was only 1.4 metric tons. Pero marami pa rin. And President Bongbong Marcos has been named among Time Magazine's 100 Most Influential People of 2024. Time highlighted Marcos's efforts on the West Philippine issue, bringing technocrats back into government, and post-pandemic recovery. The recognition places Marcos alongside previous Philippine presidents like Rodrigo Duterte in 2017 and Noynoy Aquino in 2013. And joining me on the StoryCon today, Philippine Star Editor-in-Chief, Ma'am Ami Pamintuan, and our de facto political pundit, Tito Ronald Llamas. Good afternoon. Hi, sa good ating afternoon. Lahat. Good afternoon, Ami, Jobby. Hello, good afternoon. Before we proceed to yung mas mainit na issue ngayon, nasabi ko lang yung tukos sa Time 100, ano, nakasama si BBM at saka yung kanya mga nauna sa kanya until Pinoy, ay nalagay din, right? Pero nag-cover din naman si GMA no nung time niya kaya lang for other reasons I think ano so yan ang mga presidente natin na so far nagfi-figure naman dito sa Time Magazine. Yes. Okay. Pero hindi yan ang issue no, Ma'am Ami. Before natin pag-usapan ng gusto yung much talked about interview na lalabas na soon yung kabuuan, let's talk about the Philippine Star muna and kung ano ay inyo na hinahabol na mga storya for tomorrow's paper. Dagdagan ko lang yung mga sinabi na kanina. Yes. We know nga na nag-file na ng si Congressman Erice tungkol dyan sa Smartmatic, although sinabi na nga ng COMELEC na hindi na pwedeng baguhin yung kontrata ng Miro. But we will see kung ano magiging impact niyan. Although sabi ng COMELEC, mukhang hindi na siya kayang i-overturn. But that's a court procedure. Saka yung sa init, siyempre, mainit pa rin. At iitlog, sabi ng egg board, lumiliit daw dahil sa init. Lumiliit daw yung mga egg, sabi nila. At ano, 72 provinces face drier than usual climate itong mga darating na weeks. Kaya medyo mahirap pa rin yung mga bigas natin, mga crops. So ayan ang mga binabantayan natin. And of course, everybody's talking about, yan na nga yung sinabi mo. Yung interview, ano? Yes. Isa pa, yung pang-utos pa pala ni President Marcos. Yeah, sa mga nabigyan daw ng grace period, yung mga e-bike, e-trike, at natataasan siya, napakataas daw nung 2,500 na fine. Yeah. Yeah. So we're waiting for the reaction from the Metro Manila Council. Dahil pati sa City of Manila, nagre-reklamo naman yung mga, pati daw yung mga motorsiklo, ini-impound ngayon. Okay. Kaya yan. Diba, Ami, medyo weird yung headline tungkol sa COMELEC na nire-respeto ni COMELEC Chair Garcia yung decision ng Supreme Court, grave abuse. Pero hindi na pwedeng baguhin. So paano yun? Paano,
ang ibig sabihin kasi ng Supreme Court decision ay magkakaroon uli ng bidding. Nakasama na yung Smartmatic na hindi sinama last time. Meron din yata doon sa decision na sinabi nga na eh. Hindi naman daw invalidated yung award ng COMELEC to Miru. Kaya yun ang pinanggagalingan ng COMELEC. Yeah. Dahil hindi invalidated, di tutuloy na nila. Hindi ito. Actually, ang medyo magulo yung decision ng Supreme Court. Oo nga. Okay. Sabi ko paano yun. Pero ang malinaw, Ma'am Amy and Ronald, yes, merong timetable at parang ang hirap ng balikan yung timetable at iurong ng iurong dahil we all know kung paano gagawa pa ng machine, produce pa yung mga gamit na yan for the elections na 20, malapit na. Hmm. Yeah, kulang na sa oras definitely. Pero at the same time, may decision kasi na mali yung pag-disqualify sa Smartmatic. So, ano yung bibigay? No. 'Di ba yun yung siyempre magsasampa rin ng kaso yung Smartmatic na pwede pa pala sila mag-bid, no? Okay. Yun ang sinabi, hindi nga daw na invalidate. Ano ibig sabihin? No? Kailangan klaruhin yung decision ng Supreme Court. Yeah. Yes. Hindi daw invalidated yung award to Miru. Yeah. Okay, so that's the hardware part of the election na na pinag-uusapan natin. Pero we know na meron pang ibang issues about election na pwede maka-apekto sa darating na halalan natin politics of course alam natin na kung tutusin, parang kung ibabase natin Ma'am Amy doon sa kakaganap lang na eleksyon before 2025 na unified sila supposedly pero ngayon mukhang mag-iiba ang hindi lang kulay siguro kundi yung yung linyahan coming into the 2025 campaign and elections. Midterm elections lalo na at may nangyaring interview dito na ako ipapasok ko na pwede talaga gumawa na ng linya na saan ka, dito ka ba sa kanan o sa kaliwa? Tingin mo, Ronald? Yes. Actually, Jovi, it validates speculation, hindi ba? Exactly. Simula yung unang video, yung isnaban sa airport. Yes. Yeah. Diba? Nagkita na yung dalawang personalities dyan Yes. At hindi nagpansinan Yeah. Walang pansinan, di ba? Yeah. Kaya napalda. Ayan. Alam mo, Mamami. Diyan, nag-umpisa yan, yung speculation na yon. So, at itong papakita nating video later validates actually yung mga pinanggalingan ngayon ng mga spekulasyon ng mga tao. Tignan mo yung distance Ami, no? Parang South China Sea, di ba? Yung layo. Tama ka, Ronald. Pero of course, nung time na yan, nababatikos, hindi lang media, pati yung mga netizens na nag-i-interpret ng video na yan dati, na puro spekulasyon at saka parang iniintriga lang daw yung bawat kampo. Pero you know, sa atin, sa industriya natin, Ma'am Ami, Ronald, alam naman natin na napaka-importante ng body language when we're covering and yes. This video ay napaka-apparent nung time na yan. Saka kahit yung mga speculation na yan, no one disputed it. Walang denial from Malacanang. Unlike yung isang video na kumalat yung pagpunta ni President Bongbong sa Washington, yun merong denial ang Malacanang. Pero yan, wala yan Intay kami ng intay, wala Yeah, there's a purpose kasi kung bakit pinipila sila sa ganyang linye, di ba, kapag may departure. Exactly. So, para lampasan yan. I mean, it's something na hindi mo pwedeng palampasin na hindi pag-usapan, yes. Right? Pero, let's talk to you specific na naganap ng present time, after that, video ng isnaban na yun. So, we just wanna tell the audience na yun pong lumabas ngayon ng mga clips about yung video ng interview ni First Lady. Anthony Taberna kay First Lady ay teaser pa lang po yun. So it's like a part of a longer interview. So of course we will just be reacting or discussing kung ano yung laman ng video o yung teaser na ibinigay. Of course, baka may context, mayroon pang context na kailangan kunin doon kapag lumabas na yung buo, Ma'am Amy. Kasi alam ko saan galing yung mga tanong before sumagot ng ganun, Ronald. Yes. Diba? Okay, so ito yun, we'll just show images lang, medyo
mabagsik yung mga naging patama. Tama ba yung term ng ating writers, Ma'am Abby and Ronald? Yes. Mabagsik yung mga patama ni First Lady Liza Marcos kay VP Sara. At again, sabi ng writers, parang mas mainit pa sa El Nino kaganapan. Okay, so ito, basahin ko lang yung portions of it. Or we'll quote, Tunying asking, kamusta kayo ni VP Sara? Tapos ang sagot ni First Lady, I was always kind to her. So ang follow-up ni Tunying, sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala bang reconciliation yan? Ang sabi ni First Lady, bad shot na yan sa akin. And she added, I mean for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, hindi ba? Sama-sama tayong babangon muli. Papunta ka sa rally, at tawagin yung presidente mong bangag, hindi ba? You're going to laugh. Tama ba yun? Even Lenny Robredo never did that. So yan po yung portion nung teaser pa lang nung sabi nung kakilala naming close kay Anthony Taberna ay medyo mahabang interview kay First Lady. Reactions. Unahin na natin, Ma'am Ami, itong katabi ko. Kung anong reaction niya. Sige. Go, Ronald. Well, that's a mouthful, no? Mm. Na she crossed the line. Mm. Actually, hindi pa dyan nabanggit yung rally ng Kibuloy sa Liwasang Bonifacio, na pumunta rin si Vice President Sara Duterte, no? At doon kasi, talagang ang sinisigaw ng mga realista, ibagsak, wakasan, tapusin, no? Yeah. Pero nandun siya, hindi lamang siya nagbigay ng support kay Kibuloy, dumalo siya mismo sa rally. So, ikalawa na yan, ha? Yung una, yung Davao Rally, ang paliwanag nga niya noon ni Vice President Sara, tinanong siya tungkol dun sa call ni Baste about mag-resign si BBM. Ang sabi niya, hindi kami nag-usap. Yun yung medyo lame na paliwanag niya. Pero mas mahirap ipaliwanag itong kay Kibuloy, no? Yeah. Na hindi kasama doon sa interview. Kaya tingin ko, tama naman yung sabi ni First Lady. Mm. Parang point of no return na ito. Dahil she crossed a line, no? Ma'am Ami. Hey, yun nga ang tinatanong kung bakit. Marami nagtatanong actually sa akin, yung mga expat dito. Tinatanong, totoo na ba yung away ng dalawang kampo, talaga bang break na? Sabi ko, ang spekulasyon ko ngayon, ha? Dahil considering what's happening, kasi hindi ka naman pupunta sa mga rally na hindi ka naniniwala dun sa cause nun, ano? Lalo nga, init-init. At alam mo naman exactly kung ano sentiment ng mga tao at namumuno dun sa rally. Sabi ko, pag tinatanong kong ganyan, ang sabi ko na lang, spekulasyon ko, siguro, merong saying, no? You keep your friends close, but your enemies closer. Yun lang ang spekulasyon ko dyan. Totoo. Kaya pero, lang, si First Lady, she doesn't have to do it, eh, di ba? Yung asawa niya, pwedeng gawin yon. Kaya lang siya, she can afford to be open about it. And ngayon, ayan na nga, lumabas na yan. Ewan ko kung meron pa sa bandang dulo niya, nakapareho ng asawa niya na after saying na it's complicated yung ties niya with the Duterte, sasabihin mo na okay lang sila. Simula naman usapan namin ng yung tandem namin ng 2022, wala pa namang pagbabago, nothing has changed. Yeah. Baka merong buwan ng qualification, pero kung ako si Anthony Taberna, palagay ko isasama ko na yan dyan. Ang interesting, diba, Ami, kung may ganun qualification at the end of the interview. Yes, ang interesting, Ami, Joby, kasi dahil after may ganitong klase mga incident, yung airport incident, no, itong Davao Rally incident, si President Bongbong kasi mas kwansya, eh, mas mabait. Sasabihin niya na okay kami ni Vice President. Mas no? Mabait kami, diba? Na. Kaya, pag binabanggit niya si Vice President, sinasabi niya wala silang problema, no, maganda ka nilang working relation. Dinepensahan nga niya a week ago, eh, yung tawag doon, yung no comment statement ni Vice President Sara, no? So, medyo pag may nangyayari, ang interesting, ano yung sasabihin ngayon ni Presidente Bongbong after nitong interview ni First Lady Ketonying? Pero sisingit ko lang, Ma'am Ami and Ronald, na parang buo yung ano, yung image. Kasi sa image ako at saka gusto ko talaga yung mga body language, eh. Baka wag lang natin kalimutan na kahit na nasabi ng Pangulo yung they're okay at naiintindihan niya yung mga naging payag, there was a moment before sa umalis papunta ng Amerika na sa airport na hatiran ay yung pagpa-part ng ways, yes, na, or ng direction na parang hindi sila magkasama. Yes. Pero naglabas ng statement. Pero yun yung in-explain yan, ni Executive Secretary Bursamin. Yung video na yun, papalabas pa lang daw sila noon.
nila VP Sara papalabas papunta sa tarmac. Yeah, that's a plausible explanation. Hindi pa yun yung formal goodbye. Kaya ganun daw na hindi muna nag kamayan-kamayan. They need to pre-position. Parang ganun sinasabi. They need to pre-position doon sa tarmac. Pero itong interview kay Tonying, mahirap na to i-explain away. Yes. Diba? Ito yung hindi mahirap na ipaliwanag ito. Kaya it's beyond, it's complicated. Okay. Diba? Yun na. Kaya interesting kung ano yung magiging sagot so, o paliwanag ni President Bongbong Marcos. Yeah, we're waiting for it because one of mga allies or kakampi ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Harry Roque, nagsabi na siya na dinepensa na kaagad si Vice President Duterte at sinabi na parang wala siya nakikita na kailanman ay ginawang masama ang kanyang kaibigan sa Presidente at saka sa First Lady. Okay, so we're expecting more reactions from that. Pero ibalik ko lang yung usapan doon sa kung paano natin ito binuksan. We're gearing towards 2025, the midterm elections. Marami na ang nakikita ko na mga pundits ang sasabi na parang there should be a decision from the Vice President soon regarding her participation in the government. Yeah. So anong effect nito after this? Ang dapat kasi nagpapaliwanag o dun sa posisyon ni Vice President, baka dapat hindi si Harry Roque. Dahil lalo na papasama si Vice President. Lalo na last week, ang sigaw ni ex-human rights lawyer Harry Roque ay nabudol siya for supporting President Bongbong. Kaya kung siya yung magdedepensa kay Vice President, lalong mapapahamak si Vice. Baka kinakailangan kumuha siya ng mas less antagonistic sa presidente. Buena mano nag-comment si Attorney Harry Roque dito sa statement na ito. Pero ang problema, can the VP distance herself from this camp na alam naman ng lahat na yun ang support base niya? Yes. Can she distance herself from her family? Dahil kahit estranged sila noon ng tatay niya, ngayon, mahigpit siyang dinidepensahan ng father niya and her two brothers. Can she distance herself from the sentiment of kahit siyang kibuloy camp, they are all supporting her? Kaya ba niya yon? Go ahead and reply. Maraming nagsasabi na namamangka ka sa dalawang ilog, hindi pwede yan. You either give up your cabinet post or sabihin mo na na may nagsabi na rin ba siya na my loyalties are completely with the president. Siguro hindi pa siya natatanong ano. I doubt it, Ami. Tingin ko hindi sustainable yung kanyang position at this point, no? Kaya nga medyo mahirap yung kanyang lame excuse dati after nung first Davao rally na hindi kami nag-usap ni Baste. Lalo na ngayon na nag-i-scale up si Baste sa mga tira, no? Beyond the call for resignation ni PBBM, no? Kaya mahirap i-sustain Hindi siya pwedeng dumistansya doon sa kanyang home base. Hindi siya pwedeng dumistansya doon sa kanyang bailiwick. At lalong hindi siya pwedeng dumistansya sa kanyang pamilya. Pwedeng meron silang differences ng father niya before, pero yung kanyang mga kapatid, close sila no? Si Baste, si Pulong, no? Kaya mahihirapan siya at this point na i-sustain niyang namamangka sa dalawang ilog. No? I doubt kung that is sustainable. Okay. Will it hurt her political chances kung beyond 2025 kung kakalasa siya ngayon at this time? I'm not too sure. Baka mas malinaw nga . Ngayon kasi parang neither here nor there siya no? Kaya kung siya ay magkakaroon ng klarong posisyon, pwedeng maging positibo para sa kanya yon. Halimbawa, kung going into the midterms, malinaw, vice president siya, pero hindi na siya part ng official family. Ibig sabihin, hindi na siya Secretary of Education. Baka mas may flexibility siya. Yeah. Kesa ngayon na nahihirapan siyang pupunta siya dun sa launching ng bagong Pilipinas rally, tapos pupunta siya dun sa Davao rally. No, medyo mahirap 'yon. Hindi lang physically, kundi politically. Pero Ma'am Ami, parang may speculation ngayon tungkol diyan sa video na 'yan. How much of the messaging ni First Lady Lisa was cleared with President Marcos? We all know that she is the closest advisor of the president at sigurado namang pinag-uusapan niya ng mag-asawa
at kung ano yung sentimiento niya, we are expecting na seeing how tight-knit this marriage is, I'm sure the sentiment is shared by the president. Yes. Ngayon, may go signal ba, may green light ba yan na sinabi niya? That's a very public statement. May green light kaya siya from the president, at kung meron, bakit kaya? Lalo na kung lalabas yung buong interview. Ami, paano ito? Wanda lang eh. Yes. Teaser pa lang to eh. Paano kaya yung laman ng buong interview? So again, hindi ba posible, Ronald, na hindi alam ng Pangulo kung ano yung mga na merong gagawin ganitong interview si First Lady? Imposible, right? Posible naman, pero I doubt kung hindi sila nag-usap. I doubt kung wala man nilang senyales sa presidente. No? Lalo na yung ganito na pwedeng maapektuhan yung mga positioning o yung statements ng presidente. Kaya I doubt kung wala itong pahiwatig o wala man lang itong blessing. Yeah. Zero in ako ulit. It will be a shared sentiment. It will be a shared sentiment. You know, si First Lady was very active in the campaign ni President Marcos from the start. Basta simula nung nag-decision siya, we all know that, di ba? Na simula nung nag-decision siya, napupunta siya sa politika. She was sabi na nga, hindi naman the power behind the guy, di ba? Siya yung isa siya sa strategist niya na eh. Maybe one of the key strategists, actually. Yeah. Kaya alam niya kung ano ginagawa niya. Hindi pwedeng, I don't think na blindside si President Marcos sa ganyan. At the very least, they share the same sentiment about the VP. Yeah. At mahalaga yung sinabi ni Harry Roque last December. Kung maalala nyo, ang sabi ni Harry Roque, naniniwala kami, yung kampo daw ni Digong, na itong usapin sa ICC ay may bendisyon ni President Bongbong Marcos. At hindi lang ito galing kay Speaker Martin Romualdez. Ang sinasabi na ni Harry Roque last December ay yung dati nilang binabanatan, si Speaker Martin, mukhang hindi lang siya ang involved dito sa offensive laban sa ex-President Duterte. Nilinaw ni Harry Roque yan last December. Yeah. Okay, zero in lang ulit ako, Ma'am Amy and Ronald, kay Vice President Sara Duterte. Pinag-usapan natin yung prospects niya for beyond 2025 or from now hanggang sa susunod na presidential elections, if ever sasali sa doon. Yung sabi nga nila, bakit hindi pa umalis ng gabinete? Pero mahihirapan ba ang isang VP Sara Duterte na umalis sa posisyon, lalo ng DepEd? Lalo ngayon, nakita natin yung survey kahapon kung gaano kataas yung trust ng mga na-survey, at least doon sa departamento na yun or sa ahensya na yun. Pinakamataas, di ba, ang DepEd doon sa ganun. So hindi ba parang malaking kawalan sa kanya kung BBT1 niya ito? Yes, pero... yung survey kahapon, hindi ini-equate dun sa leader eh. Mas ini-equate sa departamento. Sa services, yeah. No? Sa departamento. Yeah. Kaya medyo iba yan. Parang apples and oranges. No? Yeah. Halimbawa, iba yung survey mismo sa vice president, sa president, at iba yung survey doon sa mga departamento. Pero in-base yata, nandun kasi isang ahensa na magandong kataasan. Mas yung benepisyo niya diyan, mas ang benepisyo niya diyan, dahil napakalaking ahensya yan, it could be a machinery for her. No? Yeah. Yeah. Pero yung ikalawa ay tingin ko game changer itong interview ni First Lady. Okay. Medyo mahihirapan na si Vice President Sara na ihiwalay, no, sa presidente, ihiwalay sa gobyerno itong interview na ito. Kumbaga malinaw na ito eh, no? Malinaw na ito sa umaga na the lines are drawn. Yeah. The lines are drawn. Kaya kahit anong paliwanag yung gawin ng both sides, no? Mahihirapan na silang imasahe itong interview na ito. Ang problema dyan, you know, if you're a vice president, nakita naman natin yung mga dating vice president, yung role ng mga dating vice president, you're the spare tire eh. Yes. Nakita natin yung problema ng... Ang hirap-hirap, if you are eyeing higher office, kailangan mo ng high profile na pwesto. You need the cabinet position, lalo na yan, na frontline position. Yes. That's napaka-high profile ng education. Para yung Department of Health saka DSWD. Correct. And maganda nga na, yan ang nabigay sa kanya ni President Marcos.
Pero ano pang bibigay sa kanya kung saan sakali na pangangatawan na nanalis nila na buo pa rin yung unit team, kung aalis siya sa cabinet, she will have to be given another position by the president. Ano kaya yon? Ang natitira na lang na pwesto niya yung co-chair ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Pero even that one, yeah, ang trabaho nun, it's winding down already, yes, di ba? Oh, so, if ever talaga, yung mga task force lang yung mga ibibigay, di ba? Mm, parang lahat ng, yes, position meron na. May isa pa tayong hindi na pag-usapan sa interview na yan, eh. No, na parang political statement. Yung sinabi ni First Lady na, buti pa si Lenny Robredo, no? Kahit si Lenny Robredo, hindi ginawa yan. Okay, sabihin, ano basa mo doon? Ano basa mo doon? Parang sinasabi niya, si Lenny Robredo mas may integrity pa. No, ganun yung dating noon, eh. No, mas may hiya. Parang ganun, eh. Mas may hiya si Lenny Robredo. Na hindi nila political ally, ah. Na never naging political ally. Kalaban pa nga ng kanyang asawa, eh, sa election. Bitter rival. Oh, di ba? Yeah. Kaya yung ganun statement ay medyo pregnant with meaning. Mm. Na itong ang kalaban namin, eh. Kalaban ng asawa ko, eh. Mas may delikadesa, mas may hiya, at mas may integrity. Ganun yung dating, okay, doon, eh. Kasi baka sabihin lang, iba, para baka naman nasama lang yon, Ma'am Ami, daw, doon sa teaser. Pero alam mo naman, nag-EP ako kay Ma'am Ami sa The Chiefs, ano? Bawat labas ko ng, yes, teaser. Binibilang ko mga letra at saka mga words na i-include ko sa, yes, teaser. So, para imposible na nagkataong inilagay lang yung linya na yon. Yeah. Pwedeng alisin na yon kung gusto ko ng cut na walang relasyon, ano? Mm. Doon sa talagang gustong punto. Pero para yan ay maisama doon, there's something, yes, in that. It's a political statement. Yeah. Political very statement. Clearly. Okay, hindi pa tayo tapos, ha, Ma'am Ami and Ronald, dito sa paghimay na yan, dahil meron pa tayo isang malaking topic tungkol naman sa West Philippine Sea, of course, yes, sa teritoryo natin. Pero we need to pause for a break. So you're watching StoryCon on One News. We just need to take a break. We'll be right back. This is the Story Conference Group, or the StoryCon Group.
We've got the developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to StoryCon, the Story Confidence. I'm Jovi Francisco. Also with us, Philippine Star Editor-in-Chief Ma'am Ami Pamintuan and former Presidential Political Advisor Ronald Llamas. Before we go to our next topic, which is the Balikatan exercises, Ronald and Ma'am Ami, I just want to include doon sa conversation kasi pag-uusapan din naman to, no? Yung, it's being reported by other agencies also. Nagkaroon ng bagong claim ang China, or China is now claiming na ang Marcos administration knew about the deal they had with the former president regarding yung pagmamanage ng Ayungin Sol. Ano. So, ang sabi ng Chinese embassy sa kanila pong inilabas na post, they repeatedly informed the current administration about the so-called gentleman's agreement, contradicting yung sinasabi na secret itong gentleman's agreement. Of course, that's coming from the Chinese embassy here in Manila. Pero nakapagtataka doon, Ma'am Ami, talaga ang nangulit, based on that statement, ang nangungulit doon sa admin ngayon na merong ganung agreement ay ang China. And the thing is, di ba, yes, we all know na merong transition ang both administrations before magpalitan ng uupo. Di ba? It's a long transition process. Kahit yung mga gamit ng Malacanang, ine-endorse doon eh, kung ano yung iiwan, di ba? Parang bakit ito na napakalaking bagay ay hindi galing mismo dun sa past admin at i-endorse sa new administration. So, it's kind of weird na ganito yung sitwasyon. Lalo na, meron ka namang Department of Foreign Affairs na may institutional memory. Mm. Lalo na, dagdag pa dyan, dahil si Secretary Manalo ay naging officer din. Naging DFA secretary na siya noong panahon ni Digong. Eh. Mm. So, at the very minimum, dapat alam niya yan kung hindi yan sikreto. Yeah. No? Wala na nga kasing kasulatan. No? Wala na nga kasulatan. Yeah. Tapos, wala pang paliwanag. Mm-hmm. No? Kaya, a year ago, nung sinasabi na yan ng China, dinenay ni Arroyo, dinenay ng mga anak ni ERAP, hindi naman dinay ni Pinoy dahil pumanaw na siya, pero mahirap naman na si Pinoy yung nag-agree dahil siya yung nagsampa ng kaso sa UNCLOS. Yeah. At mahirap din na si Bongbong ang gumawa niyan dahil malinaw yung kanyang foreign policy at that time. Mm. So, pero tahimik si Digong for hanggang ngayon eh. Tahimik siya eh. No? Hanggang ngayon nga, sinasabi niya na wala namang agreement. Kasi abogado nga yan eh. He knows na wala naman kasing, it's not in black and white. That's true. Alam naman niya eh. So kung ganun ka-importante talaga sa, it's just laway yan as far as our government officials are concerned. Yes, that's true. Pero siguro merong cultural difference. Kasi in China, merong continuity sila eh. Communist Party of China. Mm. Kapag pumayag yung official nila, especially the top official, it's binding. Kala nila binding yan for the next 20 years. Mm-hmm. Eh, hindi ganun sa atin eh. Sa ating kontrata, may kasulatan na nababaliktad pa from, that's not true, just from one administration to the next, but from one cabinet secretary to the next. Kaya kung ako China, naiintindihan naman nila how things are done in the Philippines, kapag ganyan ka-importante yung kasunduan, dapat tumingin sila in black and white. Pirman mo to, pirman mo to. Mm-hmm. Para maibigay namin yan. Para meron lang konting assurance. Not even an assurance actually. That's true. Diba? Na i-honor ng susunod na presidente. Pero kung ganun ka-importante ang tingin nila sa agreement na yon, they should have demanded na black and white yun. Lalo na eh dito kapag may bago ng presidente, goodbye, goodbye. Yes. Bahala na kayo sa buhay nyo. Lalo na yung Chinese state is an ideological state. No? Yung kanilang estado. Yung ating gobyerno is not ideological eh. Mm. Nagbabago tayo ng gobyerno every 6 years. Yes. At hindi mo alam kung ano yung ideolohiya nung papalit. No? Hindi mo alam kung ano yung foreign policy nung papalit. Yung China, medyo strategic eh. Mm. Kung ano kanilang foreign policy, medyo tumatagal. Dahil nga, permanent yung Communist Party of China. No? Mm-hmm. Okay. Lawakan pa natin. Nakausap ko na merong mga, hindi ko na babanggitin ko sino ha, pero Chinese diplomats told me before, gulong-gulo daw sila makipag ano sa gobyerno natin. Gulong-gulo, from the top to the bottom. Hirap na hirap daw sila, hindi daw nila maintindihan ko na yung ng policy. Lalo na pag nagpapalit nga, kaya yun. Alam na pala nilang ganun eh. Eh di dapat maghanap ka man lang kahit kapano kasulatan, di ba? Parang alam na natin eh, pag nagpapalit ang administration, karamihan hindi na tinutuloy kung ano man yung polisiya nung nakaraan. Yes. Eh, no?
So it's parang normal dito sa ating politika. But anyway, Ma'am Amy and Ronald, lawakan pa natin itong usapin na ito. No? Dahil let's talk about the Balikatan exercise that starts on Monday. Sa Monday na pala ito, Ronald. Yes. Kakausapin natin ang spokesperson for the drills. So, wala pong iba kundi si Colonel Michael Loico. Magandang gabi po, Colonel. Hapon pa lang pala. Thank you for inviting me. Magandang hapon, Colonel. Okay, go ahead, Mr. Ronald. Colonel, ito yung medyo historic itong balikatan na ito. Historic maliban sa it's the biggest, no? Last year 16,000 din di ba? Ngayon 16,000 din. So, it's practically the biggest military exercise under Balikatan. Mm-hmm. Pero historic din ito dahil hindi lang ito sa isang lugar. Tatlong lugar ito Diba? Sa Zambales area, sa southernmost part of Luzon, at saka sa northernmost part of Luzon. Yes. No? At ito ay mangyayari hindi lang sa ating sovereign territory, ito ay mangyayari sa ating EEZ. No? Doon sa boundary. At ikatlo, for the first time, sasama ang Coast Guard, which is civilian. Mm-hmm. Ang Coast Guard kasi natin, hindi military, civilian. Civilian. So maraming first ito. No, anong paliwanag ng ating military dito? Ito ba ay in preparation for what? Thank you for the question, ano. I've been involved in Balikatan exercises since 2017. Even during that time, we've always wanted to do a large scale joint and combined exercise. Even during that time, we were already trying to shift from internal security operations to external defense. And when you're dealing with external defense, you have to exercise all the three service components together. Mm-hmm. In our normal exercises, we were normally limited to exercising inside our traditional training areas, like Fort Magsaysay, yung setup sa Crow Valley. But the problem with these locations is the limitation. You cannot exercise all of the three major services together. So, and when we are shifting to external defense, mm-hmm. it's important that we start doing exercises at the littoral, where the team, where the land is the team. Okay? So even back then, we've always wanted to exercise beyond 12 nautical miles, but there were restrictions because of the previous administration. Now that we are seeing a shift in our foreign policy and also a shift in our defense policy with the announcement of Secretary Teodoro on the comprehensive archipelagic defense concept, this entails that we do exercises beyond 12 nautical miles and extend to the limits of our EEZ. The idea here is to project in order for us to defend our maritime interests inside our exclusive economic zone. Okay, so if we are exercising the scenario which takes us from our day-to-day operations and we have already transitioned to a state of armed conflict, then we have to include also the other agencies that are included in as practitioners of national security. That also includes the Philippine Coast Guard and the Philippine National Police. Actually, it's not the first time we involved the Philippine Coast Guard. Last year, matindi ang aming engagement with the Philippine Coast Guard to secure an opera box. But now, we are expanding it to more training activities, especially in the maritime domain. Colonel, inawin ko lang, you will be holding, it will be within our EEC, so kasama yung inshore dyan sa area of operation of Balikatan? Okay, I will not be giving exact location because of operational mm-hmm. security. It is enough for just me to say that the coverage of the exercise will be beyond the nautical miles and inside our EEC. Yes. Can you tell, it will be the first time that France will be participating in the joint drills
Can you tell us more kung exactly the nature of their participation? Okay, France will be joining us in the multilateral maritime exercise. So they will. There's a serial of training activities that they will be doing while steaming on the western side of Palawan. They'll be doing division tactics, search and rescue, VBSS, vessel boarding, search and seizure, deck cross landing qualification, well deck operations, photo exercise and gunnery exercises. Malinaw, Colonel, yung sinabi nyo, no, na this balikatan is not happening in a vacuum. Mm-hmm. This balikatan is happening dahil sa shift sa foreign policy ng present government at dahil sa mga increasing tensions in the West Philippine Sea, specifically sa ating EEZ. So, malinaw yung context na pinanggagalingan nitong balikatan na ito at this point. Ang tanong ko, Colonel, ay dito kasi sa balikatan na ito, you will be using HIMARS missile system. Yung Typhoon system natin ay mukhang ilalagay na sa ating EDCA sites. At tapos ay bumili tayo ng mga Brahman missiles from India. So medyo naiiba yung context nito. Meron tayo ngayon mga missile systems na dati ay medyo hindi pa ganun ka-advance. Ang tanong ko, paano nito maaapektuhan itong ating engagement, hindi lamang sa balikatan, kundi dito sa tensions with China? Lalo na sabi ng Chinese Foreign Ministry, this is clearly a provocation. No? Paano nila titignan itong mga Typhoon missile system at saka itong HIMAR, which are long-range missiles? Yung Brahman missiles kasi, pwede pang ipaliwanag na para yan dun sa attention sa ating EEZ. Pero yung HIMAR at saka yung Typhoon, these are long-range missiles. So, anong paliwanag nyo dyan, Colonel? Well, just to correct some misconceptions, the HIMARS actually has a shorter range compared to the BrahMos. The BrahMos actually has a range much longer than the HIMARS. Well, it depends on the munitions that you load into the HIMARS. HIMARS is just a launcher. So there are two types of munitions, either the Gimlers or the ATACMS. You might have been referring to a different weapon system. Yung Typhoon, but, yung Typhoon system. If you go back, Kalon, to lang, the issue lang ng BrahMos is that the integrity of the BrahMos is to provide a long-range weapon system that can extend our capabilities to defend all the edges of our territorial waters. You know? Now, it is only natural for any armed forces to exercise its capability. The reason why nations do this is to demonstrate combat readiness. And in the context of our exercise, it is also to demonstrate interoperability between the AFP and our CT allies. Okay, so that's the only reason why we do exercises. Wala ba siya? Okay. Colonel, yung Typhoon missile system, di ba long range yun? You might be referring to the SS-6? Yes. Oh yes, that's a long range weapon. Yes. Ito kasi yung first time yata na pupunta tayo bagong bandang norte. Yung mga critics natin, ang sinasabi, ay hindi na ito usapin ng West Philippine Sea, hindi na ito usapin ng freedom of navigation sa high seas. Usapin na ito ng Taiwan. Yeah. Anong sagot niya diyan, Colonel? We've chosen the location because of the training benefits that afford our forces. Ano? These are challenging terrain that the AFP and also our PT allies must familiarize themselves with. So aside from gaining skills that the terrain is providing us, it is also our familiarity with the area. Okay, Ma'am Ami. Naririnig niyo ba ako? Yes, yes, we can hear you, Ma'am Ami. You can hear me. Yes. Meron ka pang tanong kay Colonel. Colonel, mm-hmm. You will be operating within our EEC. Mm-hmm. Na kinakontest ng China yung EEC, kanila kalinalin daw yan. Is there any type of coordination at all
between the Philippines and China about the upcoming games para lang mabawasan ko sakasakali yung friction. Because we are expecting na magkakaroon ng reaction ng Beijing to the games. Are you coordinating in any way? Is our government coordinating in any way with China? Excuse me, there is no contest. Hindi to kinokontest yan. This is our easy. We have exclusive right to that area. So hindi po kinokontest yan. But of course, you are prepared just in case magkaroon ng response from China to the exercises. Papa, we have war games, any contingency. Meron bang ano dyan, cyber security component, yung balikatan? Cyber security? Because it was one of the issues discussed during the trilateral summit. We will be intensifying our cooperation. Is there a cybersecurity component in the balikatan? Tatlong aspeto yan, Colonel, there diba? Is a cyber defense exercise. Yes. Mm-hmm. Tatlong aspeto yan, Colonel, di ba? Command and control, tapos yung cyber, tapos yung operational warfare. So ganun yung tatlong component ng balikatan, di ba? Yes. We have, aside from the physical domain, we are also focusing on the non-physical domain. We are also exercising the information domain and the cyberspace. Okay. Panghuli. Sige, go ahead. Isa pang context kung saan nangyayari itong balikatan, Colonel. Yung statement ni Presidente Bongbong Marcos, ang sabi niya, isa man lang na sundalo ang mamatay dito sa tension sa West Philippine Sea ay i-invoke niya yung Mutual Defense Treaty. Are we also kasama ba yan sa ating preparation in this balikatan? Yes. That is what the President said is consistent with what is on the content of the Mutual Defense Treaty. Okay. With that, let's thank our guest, Colonel Dohiko, for giving us information about the Balikatan exercises that will happen on Monday. Yes. Thank you, sir. Good luck. Thank you, Colonel. You're welcome, Colonel. Thank you very much. Okay. Before we, I think we still have other items in our lineup, ano, Ma'am Amy and Ronald. Yeah. Bigyan ko lang kayo ng update. Naglabas ang bagong teaser yung nag-interview kay First Lady Liza Marcos Araneta. No? So, ang sabi ng Malacanang press corps or ng Malacanang reporter natin, tonight na lalabas yung interview na iyan at yung buo na. So tonight na po yan at yung interview ni Anthony Taberna and meron bagong teaser na about naman sa family. Sabi doon sa art card mismo na galing kay Anthony Taberna, First Lady Liza Marcos sa mga pag-atake sa kanyang pamilya. Ang sabi niya, and we quote, "Ako, I don't get picon, pero I get picon when they hurt my sons." So I think there will be a portion about family. So mahaba nga talaga yan itong interview yes. Ito, Ronald and Ma'am Amy. Mukhang ang pinanggagalingan niyan yung mga vloggers na bumabanat sa kanilang mga anak. No? Yung kasi yung namomonitor ko this past few months and weeks. Parang may target. Yes. May target. Hinihintay natin yung reaction ni Vice President. Yes, or that's true. Kahit sinong spokesperson niya, di ba? Or maybe reaction ni President Rodrigo Duterte. Someone from the family. Yes. So yan ang iniintay natin with this afternoon. Siguro naman, I think they have to respond to that video. Medyo matapang siya. Mukhang exciting to next few hours natin. Okay. So before we wrap up and prepare for other stories na pwede pa mangyari ngayong araw na ito. Hintay namin yung statement din ng CHED, yes. Commission on Higher Education, on the influx of students related to dyan sa Balikatan and security issues. Influx of students in Cagayan.
That's true. Yeah, din yung... daw sila ng statement this afternoon, so we're waiting for that. Yes, that's true. So we're waiting for that, lalo na at we're really fina-follow up talaga natin yung story niya dahil dito rin naman nag-emanate at saka si Ronald din ay may mga naging pahayag tungkol dyan sa ibang mga programa. So wait for it, lalo na at gusto natin bigyan talaga ng mukha yung ano na yan eh. Yung balita na yan. So we're sending teams to cover and discover kung talaga bang pag nandun ka, ano pakinanda mo ba ay nasa ibang lugar ka mamami na parang maraming ganito kaysa sa ganito. Maganda na may ma-interview kayo ng isang estudyante. Oo, parang sana. Diba? Oo. Yes, yes. Although ang sabi ng BI, they're presuming na merong student visa yung mga yan. Mm-hmm. Pero, exactly. Sabi ng Bureau of Immigration kasi tinanong na rin sila. Pero nagko-coordinate na daw sila with the NBI, yes, even with NICA. Mm-hmm. Para tignan na nga yan. Ang although when we talk to Governor Mamba, sabi niya siya, hindi siya nag-aalala eh. Yeah, diba? Issue naman dito, yung sabi niya na, in fact, they are inviting the Chinese to go to Cagayan. Parang ang issue naman dito, for tourism, at hindi siya tinanong namin, bakit ang dami, bakit sa Cagayan kaya nagpupunta yung mga estudyante natin, UP for example, o dito sa Metro Manila, or even in university, sa Cebu, hindi ba? Ayan. Anyway, we're waiting for the Commission on Higher Education statement. Sinabi niya mag-ami ulit sa isang programa sa 1PH kagabi, ang STL na, kasi okay yung kanilang eskwelahan, kaya doon nagpupunta. Kanina nga, ka-lunch ko si Governor Rodito Albano doon sa katabi. Katabi lang. Isabela. Sabi niya, jokingly, sabi niya, dito na lang, papuntahin na lang sa probinsya ko para makapagpatayo ng mga restaurant. Gusto niya may spillover para mag-benefit daw. Kasi hindi wala pa rin issue tayong ban sa Chinese, eh. Actually, hindi ba? Yan ang sinasabi ng mga nakikipag-interact sa mga Chinese, including our business groups. Yes, wala naman kayong binabawal sa amin na makipag-sosyo sa mga from the mainland. Yeah. So tinutuloy namin. In fact, they have a lot of investments. Mm-hmm. Marami tayong mga businessmen dito with investments still in China. Yeah. So ayan, tinitingnan nila. They are worried actually about the security issues with China. Yeah. So wait for more updates regarding this story. Hindi lang po sa Philippine Star, maski po dito sa Signal TV, ano, dahil we're working on several stories related to this medyo pasabog na ano, no? Pero mukhang lahat hinihintay yung... Of course. yung politika syempre hindi nawawala, ano. Pero before we close the episode for today, sabihin ko lang na kanina, sabihin ko sana nung may item tayo about yung heat index, ano. There was a time, ano, Ma'am Ami, na ang hinihintay lang sa atin sa mga newscast at saka sa sadyaryo ay yung weather, ano. Pero ngayon meron na kami political mga sariling weather. Meron ng sariling segment about heat index, ano, or yung how it feels like, yes, pag nasa labas ka. Ang init naman talaga. Hindi ko alam kung dyan sa bandak ilang Ma'am Ami, kung tuntodo rin yung init sa labas ng office nila, pero dito ang init-init, Ma'am Ami. Sa Cagayan, tsaka Isabela. Sobrang init talaga. Mainit lahat. Yung weather, pati yung politika, lahat mainit ngayon. Totoo. Lalo na sa Cagayan. Yeah. Mainit doon. Iinit pa. Sabi ng PAGASA, iinit pa. Hindi lang yung weather, kundi yung politics. That's true. At wala silang ibang dapat puntahan na Zaryo at Stasyon, kundi yung ating Philippine Star at saka ang One News sa mga updates sa may init na bagay na yan. And with that, magpasalamat muna tayo sa ating pong mga nakasama, Ma'am Ami Pamituan, Editor-in-Chief po ng Philippine Star, si Tito Ronald Llamas, our resident political politics, for joining the show today, mga kapatid. And join us again tomorrow at 4 p.m. for the Story Con. I'm Jovi Francisco. We are One News, all sides, all the time. Thank you, Ma'am Ami. Salamat. Thank you, Ronald. This is the Story Conference Group, or the Story Con Group.